Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sika versi Lapid, bumabanan! Lapid Fire! Babati tayo sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, mga kaibigan, ho. Sino ba may birthday ngayon? Nakalimutan natin, ha. Saan ba napunta yun? Ilagay natin dito, eh. Akinsi ngayon, eh. Hindi ho ba? So, birthday ngayon ni Nick Poblete. Ayan, happy birthday ho kay Ginoong Nick Poblete ng New York. Ang pagbati po ay mula kay Ginang Cirilla Rosario at kanyang husband. At dahil birthday po ngayon ni Ginoong Poblete ng New York, narito ang ating banal na pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Oh! At abutin mo pa sana ang marami. Magpapatuloy tayo, mga kaibigan. Ang sabi naman ni Senator Grace po, ang kinikita mula sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators na pinagkakitaan ni Andrea Domingo, mga kaibigan, namunini ng gusto si Andrea, no po. Sana mapaganda si Andrea nung mga kinita niya dyan sa Pagkor, di ba? Abay, magpaayos ka ng muka. Eh, dami mong pera eh. Tapos eh, di mo maasikaso yung sarili mo. Di ba? Asikasuhin mo naman yan. Oh, eh, para hindi ka nakakatakot tignan. Kasi, sipin mo, kung bagong gising kayo, si Andrea Domingo. Mga kaibigan. Eh, ngayon, eto ho, ha? Ang kinikita raw mula sa POGO, ha, ng bansa, ay hindi sapat para bigyang katwiran yung kanilang pananatili dito sa Pilipinas. Lalo na kung ang operation ay nagdudulot ng negatibong epekto sa ating bansa sa maraming paraan. Multiple pa nga eh, mga kaibigan eh. Ito yung sinasabi nating madalas na kasabihang, the end does not justify the means. Hindi ko mo pinagkakakitaan mo, pero illegal naman, parang Robin Hood, Padilla. Gusto niya pa tawagin siyang Robin Hood, eh hindi nila naiintindihan na pag sinabi mong Robin Hood ka, magnanakaw ka. Di ba? Kasi ang Robin Hood, eh ano yan eh? Noong kwento yan, isang alamat na nagnanakaw para maipamudmod sa mahihirap. Eh hindi katwiran yun. Eh paano yung ninakawan mo? Diba? Oh, mga kaibigan.
Eh dito, ganyan eh. Pagka inidolo yung kriminal, nagkaroon ng ganyan, di ba? Mga Robin Hood dito sa Pilipinas. Pero mali ang ginagawa, nagnanakaw. O, para i-justify yung pagnanakaw nila, magbibigay ng konti sa mga kapitbahay. O, hindi ho ba? Tapos ituturing na siyang bayani. Eh, malaki niya na itutulong niyan dito eh. Kaya yung mga kriminal nun, dinakila eh. Nung nauso yung mga, kwan, yung sila Nardong Putik, nagsimula niyan yung tatay ni Bong Revilla eh. Ha? Si Agimat, mga kaibigan. Anting-antot. Eh, este, anting-anting, mga kaibigan, ano ho? Yan. Yan yung sinasabi nating hindi ko mo merong naidudulot na mabuti, eh pwede. Ha? At ituturing mo ng tama. Sabi nga sa inyo, ang tama sa simula, tama pa rin yan. Kahit sa katapusan ng mundo. Ha? Yung mali, nung simula, nagawin ng mundo, hanggang sa matapos ang mundo, mali pa rin yun. Hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan, mga kaibigan. At yung kasabihan nga na the end does not justify the means. Kasi kung illegal, masama, alam nyo naman eh, hindi naman lahat ng legal ay, hindi lahat ng hindi lahat ng bagay na may naidudulot pong mabuti ay tama. Hindi ganun yun. Kaya merong kasabihan nga po na the end does not justify the means. Diba? Eh para makapag, para maging manalo sa eleksyon, diba? Ganyan. Alam mong smuggler yan. Alam mong gambling lord yan. Oh, pero nananalo. Bakit? Itong mga gago eh. Nakatikim ng konting buto, eh kasi para silang mga pusang payat na nakaabang sa ilalim ng lamesa, nag-aantay kung ano yung mahuhulog na mumo. Ha? Mga kaibigan, at okay na sila ron. Mananalo na yung magnanakaw, yung corrupt, di ba? May kaso pa nga eh. Nananalo eh. Ha? Oh, meron eh, smuggler, nananalo. Di ba? Gambling lord, nananalo. Oh, yun yung tinatawag na the end does not justify the means. Hindi ko mo yan, nagbigay sa inyo nung eleksyon, eh tama na na iboto mo yan. Kasi nagbigay anya ito eh, kaysa wala kaming pakinabang. Hindi ganun ang pakinabang dapat. Sa pakinabang, dapat ang iisipin natin, ito bang gagawin, ginagawa nila ay pangkalahatang pakinabang? Pag sinabi mong pangkalahatan, lahat makakabuti. Kaya nga may batas para makabuti sa lahat. Katulad ng batas, ginagawa para sa kapakanan ng lahat. Kaya ang mga batas, hindi dapat ginagawa o hindi dapat tayo nagkakaroon ng batas na merong pinipili yung batas. May itinatangi ang batas. Hindi pwede yun. Dapat ang batas ay pangkalahatan. Oh, mga kaibigan, hindi ko mo nagbibigay ng pera dito, pinagkakakitaan ng gobyerno, eh illegal yan. Ha? Sabi nga eh, anything that is immoral is illegal. Eh, immorality yan eh. Sugal yan eh. Unang-una, mga dayuhan niya nagpunta rito basta mag-ooperate. Ha? Ang luwag ng gobyerno, sabi nga ni Jokno. Di ba? Oh, eh bakit sa mga Pilipino'y napakalupit nyo? Ultimong sari-sari store, kinokolektahan ninyo ng buwis. Mga kaibigan, di ba? Mahigpit. Pinagre-rehistro nila. Eh bakit ito hindi makolektahan ng buwis? Paano nila makukolektahan ng buwis yan? Eh sila nakikinabang dyan. Dumidiretso sa kanila yung dapat na ibayad sa buwis
parang sa Bureau of Customs. Kaya nga may smuggling sa Bureau of Customs, ha? Sapagkat ang kumikita dyan, eh yung mga nandyan. Ha? Yung dapat pumasok sa kaba ng bayan ay hindi po dumidiretso, kundi inaagaw nila sa bulsa ng mga may bulsa na pupunta yung pera. Katulad din ito, pilit nilang dina-justify. Bakit? Ang daming kumikita. Kaya dapat ang lutasin mo, corruption. Di ba? Hindi naman magpapatuloy ang isang illegal. Ang droga, hindi naman makakapasok yan kung walang corruption. Kaya nakakapasok, may nalalagyan, may tumatanggap. Oh, hindi ho ba? Bakit nagpapatuloy ang online sabong? Nagkakaroon sila eh. Tanong mo kay Erwin Tulpo, mga kaibigan. Di ba? Oh, yan po eh. Sa nasabi pa rin hearing ng Senado sa crimes committed recently by foreign nationals, tumutol si Grace po sa kwano, ha, dito laban sa Pogo. Maliwanag anya ang kanyang pagkontra sa offshore gaming, ha. Ang Philippine Amusement and Gaming Corruption, Este Corporation, also revealed, siniwalat din daw ng PAGCOR na ang Pogo ay kumita ng bilyong-bilyong piso, ha, sa kanilang operasyon. At ang pinakamalaki ay noong 2018, kumita ng 6 billion pesos. This is a good point to study. Trawe, kailangan pa bang pag-aralan yan? Wala ba kayo sintido kumon? Ha? So, we make 6 billion for Pogos, but the reputation. Pero ang reputasyon, kumita nga tayo ng 6 billion, pero ang reputasyon ng ating bansa ay apektado. So, 6 billion is not enough to justify hosting them here. Kung ano yung makakasira sa atin, walang katapat na halaga yun. Kasi pag sinabi mong, kumikita naman tayo dyan eh. Di ba? Paano yan? Yung mga kidnap or ransom, kung magbigay na rin sa gobyerno ng buwis, papayagan na rin natin. Di ba? Ang higpit nyo sa mga pumapasadang prostitute, mga kaibigan. Pero ang luwag nyo sa Pogo na gumagahasa sa ating bansa. Ang luwag nyo sa mga dayuhan na nagnanakaw ng pera natin kasabwat ang mga opisyal sa gobyerno katulad ng Parmali. Ha? At saka iba't iba pang transaksyon sa gobyerno, lalo na noong nakaraang administrasyon. Mga kaibigan, ang sabi niya, premature pa para sa mga Pilipino na mag-celebrate ng idea na ang Pogo ay makakatulong sa ating ekonomiya, because sila pag nag-rent sila, kaya nilang bayaran kahit na magkano. Yung mga Pilipino are priced out of their condominiums because these Pogo operators can pay 2 years in advance. Ang tagal na naming pinag-usapan yan sa radyo . Ang layo pa ng eleksyon noon, mga 2015, 2016. Mga kaibigan, anong petsa na ngayon? 2016 or 20, between 2016 and 2018. Nung pinag-uusapan niyan, kasi si Abby Binay, natatandaan natin, nagalit dahil sa pagpapaupa ng mga
mga kwan, mga gusali, mga apartment, condominium diyan sa Makati. Kasi nagkaroon na dumagsa ang reklamo ng mga kababayan nating nangungupahan, rumerenta ng apartment at kung ano-ano dahil sa pagdagsa ng incheck. Kinakausap yung landlord, ang mahal ng offer nila. Ang nangyayari, napapalayas yung mga tenant na Pilipino. Ha? Mga kaibigan sa kanilang mga tinutuluyan, maging sa kondo, itong binabanggit nila, palalayasin ka na ng tenant dahil meron ng bagong umuupa. Apat na doble o tatlong doble ang ibinabayad. Ba't di ka palalayasin eh? Swapang yung landlord. Di ba? Mga kaibigan, yung magpapaupa ay swapang na Pilipino. Naglalaway sa pera ng mga incheck. Yan ang hirap eh. May pagkakataon, galit sila sa incheck, pero sa pera ng incheck, hindi naman sila galit. Di ba? Galit daw sila sa mga magnanakaw, itong mga timawang Pilipino, pero sa pera ng magnanakaw, hindi sila galit. Tinatanggap din nila yung pera ng magnanakaw eh, pag nagbigay eh. Di ba? Tulad ng pulis, di ba dapat galit sa ano yan? Sa magnanakaw, immigration, MBI. Pero dun sa pera ng mga kriminal, hindi sila galit eh. Mga kaibigan eh. Pag nabigyan, di na kriminal eh. Yun po. Ano nagiging resulta? Sumasama ang ekonomiya natin. Bakit? Mga kaibigan, isipin mo, ang daming mawawala ng mauupahan dito, matutuluyan. Palalayasin ka. Katulad niyan, inabot sila ng pandemya, di ba? Inabot ng pandemya. Nangawala na yung mga incheck. Nagpatayo na rito sa Cavite ng malaki. Naglipatan na ron. Meron nga ako alam eh. Nagpatayo pa ng building eh. Para talaga purposely mag-cater dyan sa mga pogo. Ano nangyari? Nagsilayasan din yung mga incheck doon. Paano ngayon yung negosyo niya? Natenga na. Iba na pinapaupa ngayon. Wala na yung mga incheck. Sandali lang nila pinakinabangan. Anyway, yung kinita niya, nabawi niya na siguro yung pinagpatayo niya ng building. Baka kumita pa siya. Sa laki ng ibinayad eh. Mga kaibigan eh. Time is three. Kawawa naman. Ang masama, tumataas ngayon. Hindi na ngayon makapayag yung mga nagpaupa ng incheck na ibaba pa yung upa sa dati. Lalo na ngayon, nagtaasa ng presyo ng bilhin. Magkakaroon sila lalo ng katwiran. Nakakasama sa takbo ng ating ekonomiya. Alam ninyo, ang ekonomiya simple. Kaya yung mga walang yan politiko rito na nagtatago ng pera sa ibang bansa, mga negosyante, mga walang hiya yan. Mga kaibigan, simple lang ang ekonomiya. Nakita ninyo ang ginawa ng bansang Hapon nung bagsak ang ekonomiya ng mundo dahil sa pandemya. Ano ginawa nila? In-address nila ang ekonomiya nila. Sa kabila na ang laki ng ginastos nila para sustinihan ng ayuda ang kanilang mga mamamayan. Kaya nila ginawa yon sapagkat iikot yung pera para merong umikot na pera sa bansa nila. Kasi gagastusin din naman nila yun eh. At yung gagastusin ng mga yon, ibabayad ng buwis kung saan nila ginastos yon, babalik din sa gobyerno yung iba. So, namuhunan man sila ng ayuda, ng malaking ayuda, para sa kanilang mamamayan at sa mga nagninegosyo, nababawi din nila yon. Ang importante, yung pera umiikot sa bansa nila. Ito mga walang yari to, nilabas ang pera.
Kaya wala naglalabas ng pera dito. Mga kaibigan, yung deposito nila, di ba? Kahit walang pandemya, naka-deposito sila sa ibang bansa. Yung mga nabubulgar na yun, ano ibig sabihin nun? Pinipinsala nila ang ekonomiya ng bansa bukod sa itinatago nila yung ninakaw nila. Mga kaibigan, ano ginawa ng Japan? Gumawa ng programa. Go to eat. Ano ibig sabihin? Lumabas ka, kumain ka. Na gumawa sila ng isang app, application sa internet para yung mga gustong kumain kung saan restaurant, makikita mo, magpapabuka o kakain kami dyan sa Lunes. Ilan kayo? 5 kami. Magkano isang tao? 1,000 yen. Eh, 5 kami. 5,000 yen. Kumain kayo. Binayaran nyo, 5,000 yen. Sa susunod, pwede ka ulit mag-book. Kakain kami ulit. Ilan kayo? 5. Oh. Pagpunta mo ron, wala ka nang babayaran. Libre na yung kakainin mo. Bakit? Yung gobyerno na ang magbabayad. Magkano ang ginamit ng gobyerno? 50%. Ha? Mga kaibigan, o sabihin mo na, 100%. Nung kinain nila nung una, kinoberan, tinakban ng gobyerno nila. Naka, ano yun? Naka-register yun sa mga sa isang application na walang pwedeng mamagitan, kundi ang gobyerno at saka yung mga establishmento, mga kaibigan. Eh kung dito ginawa yun, maraming lalabas na picture dyan, kamukha sa Malacanang. Di ba? O, katulad niya, nag-appoint ka ng ng commissioner sa immigration, meron palang travel agency. E di unahin niya yung kapakanan ng agency niya. Mga kaibigan, gagawin niyang imbudo, ha? Ang pagbibigay ng visa. Di lahat ng kitas, yan na. Oh. Ang laking katarantaduhan. Hindi sila ipinupuesto sa gobyerno para gamitin nila yan upang magpayaman sa sarili nila. Ano ba tawag sa pwesto? Public service, public servant, public office is a public trust. Mga kaibigan, hindi yan ang mandato kung ba't sila nandyan. Ang mandato ninyo hindi para pagsilbihan kayo ng gobyerno. Kung hindi, kaya kayo nandyan, ang mandato ninyo ay magsilbi kayo sa gobyerno para pagsilbihan ng mamamayan. Ang pangsyon ng gobyerno ay pagsilbihan ang mamamayan. Kaya ikaw, pag nandyan ka, public officer ka, public official employee ka, maglilingkod ka sa gobyerno para yung gobyerno ay makapaglingkod sa mamamayan. Hindi para sa sarili mong interest. Yan ang tandaan ninyo. Nakakalimutan na ninyo yan dahil nakikita ninyo puro magnanakaw. Eh, puro magnanakaw naman ang nandyan eh. Pero kung lagi mong igigiit, dahil yan naman ang totoo, yan ang nasa batas kung bakit merong mga nanunungkulan sa gobyerno na hindi mo pwedeng gamitin para pagsilbihan ng interes at kapakanan mong pansarili, kung hindi para pagsilbihan mo ang bansa at ang mamamayan. Yan ang mandate mo pagpasok mo sa gobyerno. Oh, simple yan. Kaya huwag kayong iingi ng dagdag na budget na 100 billion para lutasin mo problema. Wala ka palang lulutasin kung wala kang 100 billion. Eh, ba't nandiyan ka pa? Oh, mga kaibigan, di ho ba? Bukas natin ipagpatuloy yung iba, ha?
Eh kasi, eh kapos na tayo sa oras eh. Meron lamang akong babatiin na taga bansang Norway, mga kaibigan. Pinababati sa atin ni Joel Diaz. Kasi sila Joel eh, nasa Norway ngayon eh. Mga kaibigan eh, sa bansang Norway. Sa Europe yun, pero yun eh, pataas na yun eh. Malapit na yan sa Iceland. Oh, maginaw na dyan, tsaka malayo na yan. Ang alam ko eh, pagka may panahon dyan, 6 na buwan eh, hindi dumidilim, hindi nagagabi. May liwanag. Ha? 24 hours. 24/7. Oh, pero merong panahon, 6 na buwan, puro namang gabi. Diyan yata yun, sa Norway. Eh bueno, binabati natin muna si Ginoong Ebot Nazareno, isang kababayang Pilipino na nakilala ni na Joel Diaz doon po sa Norway. At ang sabi sa kanya ay maraming mga kababayan natin ang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Kaya maraming salamat din o kay Ginoong Ebot Nazareno at sa mga kababayan nating Pilipino dyan po sa bansang Norway. Nandun pa yata si na Joel Diaz hanggang ngayon na yan ang mga katropa natin sa Brescia, Italy. Pati na kanilang mga anak, binabati natin si Dina, may bahay ni Joel. Ang mga anak nila, si Tintin, si Ton, at si Chacha. Ha? Pati na manugang na si Jason. Si Abner Kabsat Balagtas at ang kanyang may bahay na si Sewani Villegas Balagtas. At si Jet Jet Evangelista, yan po'y sa Brescia. Sa Milan, Italy, si Remy Balmes Reyes, si Remy Balmes Reyes. Si Helen pala, Helen Balmes. Pati na tatay niya si Kapasing. Na pangulo ng mga taga Quezon eh. Taga Chaong. Siya ang pinaka-presidente ng asosasyon ng mga taga-Chaong sa Milan, Italy. Si Nelia Santa Ines, Ed Nunez, tangkanya may bahay, si Remy Aday, Reynilda Ubaldo Cruz, at Jenny Mortel, si Vilma Magtibay, Amy Benson, Emma Perez, at Maris Salazar. Sa Roma, Italia, si Alex Darang, Rochelle Magpantay, Ruben at Lina Flor Lansang, si Daniel Kedeng, si Beth Bill, Vicky Severo, Danilo Ban, Hil Taway, at si Onet De Castro Bandelaria. Nakita mo ba yung litrato mo, Onet? Hindi ka pala nakakasama rin sa litrato. Si Egay Bonson, Edo Del Carmen, Lorna Robles Mangabat, Rosalia Madestomas, Loida Arevalo, Rolando Campos, Joey Silvestre, Virgi Riger, Romeo Serio Jr., Dennis Carrascoso, at si Linda Gabriel. Sa Geneva, Switzerland, Silver Pascual, sina Jess at Remy Villanueva ng nag-iisang Pilipino Grocery, ang Mabuhay Pilipino Store. Si June Padregon, Christina Cre, si Doris Balbuena Ortega, si Caro Ping at ang kanyang bayaw, pati na kanilang mga pamilya, Seni Lugon, Rick Belocura at ang kanyang may bahay, si Ruby Rial, Maribik Saguyod, Dan De Guia and family, Eva Valencia, Evelyn Cruz Thompson, Lay Digi, Opel Galleno, China, Betsy Lopez, Bina Saguyod, at Juby Manlangit Usida. Sa Paris, France, si Bong at Lons
Hedriana at ang kanilang mga anak na si Natutoy at si Nini, si Ate Peli Puso, si Mabel at Rico Carubio, ang kanilang mga anak at si Ginong Tom Makailan na uncle ni Mabel, si SP Motola, SP si Rico Matugas at ang kanyang husband, pati na kanilang anak, si Angie Bitug, Marisa Garcia, Cora Garnier Adamero at Nelson Sual. Sa Barcelona, Spain, si Senyora Josie David at ang kanyang husband na si Dave, mga anak na si Nahari at John, si Joseph at Maria Jo Quijano, si Galo at May Elevado, Lino Gargallo, Leo Manalo, Kim Makandili, Alex Ulanday, Myla Manila, Josie Basalio, Paul Almen, Gloria Jane Aguilar, Ruchi Diaz, Aren at Myla Aberyon, Lino at Lori Joy Marasigan, Sonia Corpus, Maritesiosa, July Sadulyo, Dolimon Santo, Fleming Manalo, Alex Maulion, Claire Hementisa, Sara Bisunya, Opelia Pillo, Lino at Lori Marasigan. Sa Amsterdam, Efren Recio, Alvin Reyes, Bernabe Ventura, MJ Van S, Rick Prado at Willie Losa. Sa London, United Kingdom, si Maria Dolores Santos. Sa Tokyo, Japan, ang Pink Ladies na sina Leonor Corata at Maria Luisa Broso. Samantala sa Kawasaki, Japan, si Banji Flores at si Anita Hapon. Sa Osaka yata si Anita. Sa Anchorage, Alaska, si Arnold Nerida na magbe-birthday bukas. Binabati natin si Weni Hoya, Divine Mitchell, si Attorney Christy Agkawili, Raquel Del Rosario Lumasak ng UAE, Noel Di Malanta ng San Miguel, Bulacan, Tess Coracho, Pepito Duran ng Guam, Joe De Los Angeles, Dan Macalinaw, Cherry Ocampo Cruz, ating kaibigan si Hector Punasier ng New York. Sa New York din si Nixon ng Torres at Mary Jane Molina sa Queens. Si Ginong Lamberto ang bilao ng New York Pahardo. Joel at Lourdes Cruz ng San Diego, California. Marilyn Villegas magbanwa ng Camino de Santiago sa Spain. Lito Biado ng Halimaw sa Virginia, US of A. Si Angelita Baclagon at Meganel nasa Sydney, Australia. Ted Nunez, lipat naman tayo dito. Mga kaibigan, sa ating monitor, si Linda Martin, si Mace Ace, Ledge Chulbo, Leonard Sunga, Ed Silva ng Ireland, Albino Lee, Linda Martin, Cher Pascua, Nat Haniel, Jeff Ramos ng South Korea, Lorna G. Permanes ng Hong Kong, Reddy San Miguel, May J. Baldo, May Lambing sa Dulo, si Kagawad Elena Ilyasar Calunsag at dating chairman Boy Calunsag ng Santa Mesa, Manila. Si Omar Ahmed Inventor, Rochelle, si Rochelle, nabanggit na natin magpantay, nasa Roma. Si Polo Carpio, Pedro Penduko, Maricel Basco, ang ating mga katropa, sina Rosita DC, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Ella Samson Albiar, Yula Sotelo, si Eric Partosa ng Reno, Nevada, si Jorge Beichong nasa Tokyo, Japan,
June gases ng mga bandang Abracadabra nasa Guam. Ganon din si na Walden at Bioli Berry na mag-asawang musician sa Guam. Si ano ito? Vienna Narvaez ng Courtenay, British Columbia. Si Ronnie Arnaiz, John Bornales ng Makati. Si Jeffrey Espinasiao ng Alberta, Canada. Si Renato Darite Mobtri Tolentino. Pinabati natin Victor Flores II, Jules Balahadja, Jen Pancho ng Angola, Africa. Si Dr. Carmela Tanyida. Oh, tama ba ako? Oh, kapatid yata ito. Si Dr. Herminia Tanyedo pala yun. Iba pala ito, si Carmela Tanyida. Sorry ah. Si Jomar Apolinar, Seni Mudin Reyes, Villegas Margarita ng Toronto, Amado Santiago, Leon De Leon, Ernesto Mangahas, J.R. Madrigal ng California, si Boyet De La Cruz, Don Filimon Enjape, Maribik o Marvic Calixto, kaano-ano mo, yung nandyan sa Pasay, si Ronnie Dolores Flores, Junior Dal, Rick Ocampo, Cesar Balmaceda, Lorna Macawile, Noel Nunez, Efren M. Ortilla ng Westchester, New York, Dolly Faith Santos, Mike Adahar, si Ricky Valero, basketball player, ano po yan eh, kwan eh, taga Bulacan, Alicia Ben, Lito Pereya Bersamina, Ross Cruz, Ricky Mel, Jorge, Margarita Villegas ng Toronto, Rachel Abuyen Esguera, June Dulay Escobal Jr. ng Montalban, Rizal, Micaela Alfon Verdejo, Rio Dizon, Bessie Bertilla Bobiles, Corazon Hernal, Conigeng Nagel ng Dasma, Cavite, ang ating kamag-anak na si Cherry Ocampo Cruz sa California, Hilda Ocampo, Merle Voigt, Rapi Pascual ng Iriga sa Camarines Sur, Louis Bueno, Beth Nicolas, Gloria Latore, Ferdinand San Juan, Odette Navarrete, Arnel Domingo, Marie Johnson, Lablin Valencia Smith, Victoriano Pamintuan, Beth Nicolas, James Romero, Ernie Dries, Frank Francisco ng Ottawa, Canada, Lily Malyari Galang, Bessie Bertilla, nabanggit na yan, sa Kawit, Cavite pala siya, Sandra Romblon, Rodrigo Contreras, Miriam Manga, Nancy Senisa, Arnel Junicio, si Samuel Rancudo Rawet ng Alaminos, Pangasinan, Maria Lynn ng Rome, Italy, o si Matet Fabien ng Los Angeles, Edbar Bernardino, o Teresita Sampaga, Edna Carla, Max Dakaya, Rene Cruz, Pan Ching, wala bang bag? si Felix Binosa ng Tobacco City, Albay, Roberto Ramos, Isplaki Tony, Jaboy Bocalbs, Kalbo? Talaga? Wilfredo Tordesilla, Alan Barbeto Catanyag,
Si Oscar De Jesus ay binabati natin sa LA. Andre Yanga ng Maryland, USA. Benedict Abuel ng Las Piñas City. Ian Nazareno. Romeo Arcilla. Bob Andrade. Marie Orsa ng Quezon City. Maura Figueroa Tuason. Nelson Cardano ng Tabaco City. Romel Baluyot. Gloria Chavarria Sabalya. Crisanto Jesus Mamenta. Pero tayo po ay wala ng oras. Pasensya po sa hindi natin nabanggit. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Sa ating FB Live, alas 10 ng gabi hanggang kung anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Dick Rodriguez! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.